C. Carlos Street, Barangay Tuktukan, Taguig City, ay matatagpuan ng isang pampublikong sementeryo. Para sa karamihan, ang lugar na ito ang nasisilbing libingan at huling hantungan ng mga taong na mayapa na. Lugar kung saan tahimik at payapa. Ngunit, lingid sa kaalaman ng karamihan na ang lugar na ito ng mga patay ay nagbibigay buhay at pag-asa sa mga buhay. Dahil, nagsisilbi itong tahanan at nagbibigay kabuhayan para sa mga taong ito. Makikilala natin ang tatlong magkakaibang tao na matagal nang naninirahan sa sementeryo ng mahigit isang dekada. Sila sina Aling Melissa, Nanay Teresa, at Kuya Ruel. Saksihan natin kung paano nila nasabing may buhay sa mga patay. Po si Melissa Tishor Nam na napatira ko sa sementeryo ng mag-15 years na. Mga anak ko kayo magulo ah. Nag-aanap tayo ng bayo. Sabihin niyo sa akin pag may nakita na kayo ah. May apartment ko. Ah, saan? Yung apartment ko rin to. Tao po. Opo, mag-inquire po ba kayo? Opo, sana kasi wala po kami matira ng mga anak ko eh. Ilan ba kayo lahat? 11 po. 11 lahat na anak mo? Opo, maliliit naman po sila eh. Sorry ah, pero kasi hindi kami tumatanggap ng ganun karami yung anak. 5 na tao lang yung capacity ng apartment namin. Dalawang magulang, kayo ng asawa mo, tapos 3 mga anak. Pero pipilitin naman po namin, tsaka matipid naman po kami sa tubig, tsaka sa kuryente. Sorry, hindi talaga pwede. Hanap na lang kayo ng iba niyong maupa. Sorry. Sige po, maraming salamat po. Gawa po nung wala pong tumanggap sa amin na paupahan, gawa nga marami kami. Ang kailangan daw po, 3 bata lang. Eh, mga nag-aaral yung mga anak ko. Dito na kami tumagal. At ang nakakita kami ng may-ari ng mausoleo, kami na ang pinabantay bilang caretaker. Naglilinis kami, tapos pinabayaran kami kada buwan. May 200, may 150, magbabantay ng ano, tapos lilinisin lang namin kada linggo. Binabayaran po ba kayong renta o pinahihintulutan po kayo ng may-ari na tumira dito sa mausoleo? Ako ang ginawa niyang caretaker. Tapos, pag nung dumating yung pagdating ng undas, meron sa akin na total dito naman daw ako nakatira. Kung pwede, bantayan ko rin daw yung sa kanila. Kaya lilinisin ko. Kaya ang bantay ko rito siguro 6. Kaya ako napadpad rito, yung unang nagbantay, yun ang kumausap sa may-ari na kung pwede, dito muna kami sa sementeryo hanggat wala kaming matiterhan. Hanggang sa nakakita rin ako ng sariling amo talaga na pumayag na dito ako titira. Kaya bantay, ako ang titira sa musileyo nila, ako na magbabantay. Para, kasi dito, pag walang bantay, ninanakaw yung mga bakal. Tapos sinisira yung mga, halimbawa ganyan, may gate. Lalagari. Kaya kailangan talaga may bantay. Humingi kami ng pahintulot kay Aling Melissa kung maaari namin puntahan ang kanilang tahanan at ito ang aming nadatnan. Nakagugulat na ang kanilang maliit na barong-barong ay nakatirik sa ibabaw ng mausoleong kanilang binabantayan. At napaisip ako kung paano naming aakyatin ang ganoong kataas na barong-barong. At doon, nakita namin si Aling Melissa na umaakyat sa hagdan at pumapatong sa mga nicho. Talagang napakahirap, lalo na nang ito'y aming masubukan. Nakakatakot dahil nandun ang kaba na maaari kaming mahulog anumang oras. Bago kami makapasok sa kanilang barong-barong, ay nadatnan namin ang mga unan at kumot na pawang nakabilad. Ngunit ayon kay Aling Melissa, dito natutulog ang ilan sa kanyang anak tuwing gabi dahil hindi sila magkasya sa loob ng kanilang tahanan.
Akata niya ni gabi, kaya kami tutulog sa gabi. Sama-sama kami lahat, mga apo ko. Kasi dito mainit, tapos malamok. Wala po kayong ano, kuryente po. Dati nagpalagay kami rito sa meter. Mataas po yung meter. Pinagigil. Siguro mo, mabot lang. 3-1. Isang buwan po. Isang buwan. Tapos ang gamit yun lang po ilaw. Tsaka. Ilaw lang at saka yung electric pa namin. Exhaust lang ganyan kaliit. Ang barong-barong ay gawa sa pinagtagpitagping kahoy at plywood. Sa pagpasok namin ay nadatnan namin ang mga kalat na gamit. Nandun din ang dalawang apo ni Aling Melissa na pinagkakasya ang sarili sa masikip nitong papag na napaliligiran ng halo-halan nilang gamit na hindi malaman kung saan isisiksik dahil nga sa taglay nitong kaliitan. At dito, nakita namin kung ano ang kanilang ginagawa upang makaraos sa isang araw na ganoon ang sitwasyon. Hindi lang si Aling Melissa ang nakapanayam namin. Sa kabilang dako ng sementeryo ay nakilala namin si Nanay Teresa na halos 50 taon nang nakatira sa sementeryo. Ako po si Teresa de Vera Ijao, nakatira sa sementeryo. 82 taong gulang. 45, 6, 6, maglilimampung taon na ako rito. Bakit niyo po naisip na napiling tumira po dito sa sementeryo? Eh, wala kaming matitirahan kasi nung dinimulis yung bahay namin sa looban. Kaya dito, nakiusap na lang ako sa may-ari yung supporter rito na matanda. Yun. Binigyan niya ako ng lugar para matayo. Hanggang sa nabili ko yung lupa. Ganun. Ako, dahil matanda lang ako, dito na lang kaya ko kanang buhay, magtinda. May katulong naman po kayo sa pagkakas. Ano nga, anak ko yun. Ano kasama ko dyan, anak? Magkano naman po yung kinikita niyo sa bawat araw? Dito? Opo. Minsan, pagka maubos yan, hindi kumita ko ng 200. Ang gano'n ko, hindi. Kunti lang. Pangatlong araw, isang linggo. Ayun. Hindi ka kikita ng malaki dito. Eh. Pero naisapat na po ba yun? Yung kinikita niyo po sa bawat araw? Sapat? Sapat na po? Okay. Hindi naman. Yung mga anak ko naman, pinapakain mo ako. Patingin niyo po, ano po yung mga paraan para po makahalis po kayo sa lugar natin? Gusto niyo po ba kung makaalis dito sa loob? Siyempre, pag may pera na pa kami, mag-aaral ko mga po kung sakali makatapos sila. Pwede kami masenso. Tinanong namin si Nanay Teresa kung gaano kahirap ang pamumuhay niya rito. Pamumuhay namin. Mahirap lang kami. Makaraos lang sa loob na makakain kami ang tagumlis sa isang isa pa sa mga taong nakapanayam namin ay si Kuya Ruel Reyes na siyang OIC o ang punong tagapangalaga ng St. Anne Cemetery ng mahigit 10 taon na. Ako po si Ruel Reyes. Ako po ay 45 years. Ilan taon na po kayo dito nakatira? Ako ay naglilingkod sa St. Anne Cemetery na 10 years na. Bakit niyo po napili ditong tumira sa sementeryo? Ito kasi hindi namin kagustuhan din na manirahan dito. Ito lang yung malapit na lugar na para... Malapit lang sa trabaho ko. Kaya ito lang yung isipan ko yung tumira. Pero okay lang. Ganun talaga eh. Bakit po kayo humantong sa ganitong lugar at kung bakit po kayo dito napadpad sa sementeryo? Meron kasi kong kaibigan na pare. Siya po yung naging close friend namin. Yung pamilya na yun, yun yung nagpresenta sa akin. Kaya napasok ako dito sa sementeryo na ito. Alos dito na ako lumaki. Dati ito, laruan namin. Bata pa kami. Nakakatakot dito dati. Ngayon, medyo maganda-ganda na. May hindi po ba kayong magandang nararanasan dito sa loob ng sementeryo? Maraming hindi mapasaway na mga kabataan na dun sa tinitirahan namin eh, may ingay ba? Yun, hindi mga pasaway. Yun yung mga namin, naging experience namin na hindi maganda. Makipag-away ka, aawayin ka, ganun. Nakapanayam din namin ang asawa ni Kuya Ruel. Marisa Reyes, ang nakatira sa Tuktukan Cemetery. Na naninira po dito na 10 years na po.
Ngayon po ang aming mga kabuhayan dito, ito lang na ganito yung kinikita ng asawa ko at yung konting tulong din ng Pantawid Kabuhayan program na tuwing dalawang buwan, minsan tumatagal, ganyan, pero hindi kami din umaasa sa ganun. Kaya ito, kinukuha namin na ano, nakikisaksa kami ng tubig, ng kuryente, na nagbabayad din kami ng monthly, tapos tubig, nagigib kami sa labas, kailangan lang namin ay sidecar, kariton. Dahil sa kakulangan sa pera, ay pinili na rin magtrabaho ni Ate Marisa upang tulungan ang kanyang asawa. Sinubukan niyang magtinda ng tinapa at daing, ganun na rin ang pagiging katuwang ng komadrona at kung ano-ano pang klase ng trabaho upang kumita ng pera. Naranasan niya ding magnegosyo at mangutang sa 5-6 na imbis na makatulong ay mas nakapagpapalubog pa sa kanila sa utang. Nakwento ni Ate Marisa na nagkaroon din sila ng nakapangingilabot na karanasan, kung saan ang kanyang anak ay nakakita ng isang babae na naghahanap ng puntod sa 10 oras ng gabi, na bigla na lamang itong naglaho. Ang pangalan mo, be? Roma Reyes. Ilang taon ka na? 10. Nag-aaral ka, be? Hindi po. Ba't di ka nag-aaral, be? Kasi po hindi po kami naka-enroll. Ah, hindi kayo naka-enroll. Hindi pa kayo na-enroll talaga. Na-enroll na po kami, pero hindi pa kami na-enroll. Napag-alaman namin na naka-enroll na ang mga bata sa paaralang iyon. Ngunit hindi sila nakapapasok dahil umano hindi sila tunay na residente dito. Bilang pagtugon sa hinaing ng mga bata, nakausap namin ng isa sa mga guro ng paaralang kanilang pinasukan. Good afternoon, hello, ma'am. Good afternoon. May i-consult lang po ako about sa enrollment po. Ano yun? May na-interview po kasi kami ng mga bata po sa St. Anne Cemetery. Mga 6 to 10 years old na po sila. Pero di pa po sila pinapayagan makapag-enroll kasi daw po tagawawa sila. Ayun po yung nakalagay sa birth certificate. Dapat daw po sa Eusebio sila mag-aral. Pero according po sa kanila, malayo po yun. Kaya gusto po nila mag-enroll dyan sa school. And bakit daw po hindi kayo nag-a-accept ng mga tagawawa? Ask ko lang po, and gusto rin po kasi namin silang matulungan, ma'am. May tinatawag kasi na localization lock. Pero imposible na di sila tanggapin sa school kung tagawawa lang naman sila. Baka may ibang kwento pa regarding sa case nila. Ah, sige po, ma'am. Thank you po. Ask ko na lang po sila. Thank you po, ma'am. You're welcome. Muli kaming bumalik sa simenteryo upang masaksihan kung paano naghahanda ang mga tao dito sa nalalapit na undas. Dito muli naming nakita si Ate Marisa na saktong nag-aayos at naglilinis ng mga lapida. Sa kabilang dako naman ng simenteryo ay nakita namin ng kanyang anak na si Jimbo na naglilinis din ng mga lapida. Pang ilan mo na ulit yan na ano, gawa ng lapida, boy? Pang-apat mo na yan. Yan, ikot-ikot mo sa, ano, gold. Yan, ikot-ikot. Tapos sausaw. Basta mo muna nagbasa. Taas muna, pababago po baba. Yan, kamay. Bago ka bumaba sa baka, kamay muna. Yan, mapalita na. Ano yung nilagay sa tiles at glass po? Para pang ay okay lang pala mag-ano. Bilang huling parte ng pag-gold, nilagyan ito ng gaas para matanggal ang natitirang pintura. Pagkatapos ni Jimbo, ay sinubukan ko naman ito. Itong isang lapida. And sobrang hirap talaga kasi tingnan nyo. Parang mapuputod yung kamay nyo sa kakakit. Kasi sa puro kalabo yung lapida. Yan. Kaya yun, ano na, maputi na yung lapida. Tsaka daw lalagyan itong gold. Gold na pintura. Yan to daw maglagay ng gold. Lang
tinitipid daw yung ay, pintura, puti. Gold kasi mahal daw yung isang pintura. Rata nito. Bras, bae, kunin mo yung bras na pamunas, kay Bella. Ay. So, ayan, hindi pa tapos yung pag-gold. Tawag daw dito sabi ni ate pag-gold. So, after nito, parang tatanggalin pa natin yung mga excess. Ayan, sobra. Tapos pwede pa siya uling ibalik dito para gamitin. Kaya kailangan pag-ganon yan, pag-ganon, pag-ganon. At ano? Okay, at yan, napalitan na, okay na. Okay, okay. 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 Okay, may tiles dito, tapos nilagyan ng gaas para siya yung magbubura dito sa mga excess sa akin. So, oh, tignan. Ay, kailangan ito. Ayan. Ay, kita nyo, nabubura yung mga yung mga tira-tira kami. Kailangan madiin. Parang nabubura talaga yun. Yan, so makikita nyo. Tapos na talaga yung natin na yan. Bumuli ka nyo pa ako. Totoo na. Sa ako. Teka, tatay ko na. Ayan, talagang mahirap yung ginagawa nila dito. Tignan nyo naman, ilang minuto ako nakaupo doon. Tapos sobrang sakit talaga sa paa. Piruin nyo, kanina pa silang umaga ginagawa nila to. Tapos yung paulit-ulit lang na gano'n, nauupo, tapos kikis-kisin yung lapida. Tapos, ang ibibigay na sa inyo, 100 pesos ata o 50 pesos na sa paglilinis ng lapida. And sa kanila pa yung pintura, tapos yung mga gamit na ginagamit nila sa paglilinis ng lapida. Bilang pasasalamat sa mga nakapanayam namin, ay binigyan namin sila ng munting regalo tulad ng mga canned goods na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw. Nakakataba ng puso na kahit sa munting pamamaraan na iyon, ay nagbigay ito ng ngiti kay Aling Melissa. Di ba nila kabala, meron na. Thank you po. Maraming salamat din pala kung bagay na po. Nanay Teresa. Salamat po. God bless po. Thank you. Ate Marisa, na asawa ni Kuya Ruel. Dito sa sementeryo ay marami silang nararamdamang nambubulabog, mapatao man o di malamang elemento. Kahit ano pa mang trahedya ang kanilang pagdaanan na sinusubok ang kanilang katatagan. Hindi maikakaila na mahirap ang pamumuhay nila sa lugar na ito. Sa kabila ng mga ito ay nagagawa pa rin nilang maging masaya basta't buo at sama-sama ang pamilya. Tikas ngang ganoon ang mga Pilipino, kaya maging positibo sa gitna ng mga pagsubok. Nakakatakot man para sa karamihan ang lugar na ito dahil dito nakahimlay ang mga labi ng mga patay, ngunit kahit na ganoon ay kanilang tinitiis. Dahil para sa mga taong ito, may buhay sa mga patay. Thank you.